Hello po. Welcome po sa channel ng Magaling. Pag hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe na po kayo para mapabilang kayo sa mga farmer na magagaling. Atin po yung sisir sa inyo ngayon at ipapakita yung ating dating pinagtamniman ng sili. Ito pong mga nakapokus sa video sa ating camera ngayon, ayan yung mga dati nating sili na itinanim natin noon nakaraang taon. Ito kasi pinagtamnan natin ay nilagyan natin ng plastic molds. Kaya para hindi masayang yung plastic molds, ito ay tinamnan natin ng okra. Medyo mataas ng konti yung ginawa nating plot kaya hindi ito naaabot ng tubig. Especially ngayong umuulan-ulan. October na, October 7 na po ngayon, pero patuloy pa rin ang pag-ulan. At tayo po ay nagtanim ng okra dito para hindi masayang yung mga plastic molds na nilagay natin. Kasi sayang din naman kung atin itong aararuhin at tatamnan ng iba. So naisip ko na okra yung itanim dito para itong okra kasi less maintenance to. Tatagal ito ng 5 hanggang 6 na buwan kung patuloy yung ating pag-abono. May mga maliliit, may mga malalaki dahil hindi po sila sabay-sabay tumubo. Yung mga iba ay namatay o hindi tumubo kaya yung mga iba ay nahuli dahil pinalitan ko. Kalalagay lang natin ng abono yung Viking Sheep Urea. So ipapakita ko po sa inyo kung saan ko nilagay yung abono. Dito sa tabi po niya. Ganyan po yung ating ginawang pag-abono para lumaki at mamulaklak na rin po ito. Mag-isang buwan na po ito. Hopefully, siguro next week, pag umepekto yung abono niya, baka may lalabas na panito. Mga bulaklak. So, itong okra na ito, yung smooth green ng SOS. Ito yung tinanim ko nung nakaraan doon sa may manggahan. Ito kasi maganda at magaling bumunga. Madami pang siyang bumunga. At habang inaabonoan natin siya, patuloy siya sa pagsupang, pagsasanga, at pamumulaklat po bubunga. Ang inaalis lang dito sana dapat ay itong damong ito. Kasi ito, kaya nang patayin ito ng one side. Pero kung minsan parang nahingi na yan ako, kaya pati ito dinadamo ko minsan. Pero ito lang talaga ang kwan. Dapat alisin dahil i-sprayan ko ito ng one side para ma-clean up itong mga damong kagaya nito. Pagkatapos niyan siguro, and after 2 weeks, bunuhan ko ulit siya. Para tuloy-tuloy na yung kanyang paglaki at pamumulaklak. Malapit na po itong mamulaklak. Itinataiming ko ito ng November na pamimitas at pamumunga. Kasi yung mga November, December, January, February, medyo mataas pa ang presyo ng okra niyan. At saka siguro ito pagtatagalin ko hanggang March or April. Depende kung kaya pa niya. Ito ay inesprayan ko na ng ANAA, yung calcium nitrate at saka Epsom salt. Hindi ko pa siya inesprayhan ng yung C10. Dapat nating isprayan siya ng fungicide para hindi mangulot yung kanyang dahon at maganda yung kanyang itsura. Gagamitin natin dito yung fungicide na may zinc para mas maganda yung ating okra. Ginawa natin siyang alternate para eto, binubulok ko lang yung mga nilagay dyan, tapos aalisin ko ulit yan, tapos tatamnan ulit to. Hopefully, pag dumating yung ating kamatis na Demax or yung Avatar, siguro yun ang ilalagay natin dito. Ito talagang nahuli dahil bibihira yung kwan, pero humahabol na yung mga maliliit na kwan. Yan na yung mga tumubo. Medyo nahuli siya sa bandaron, may mga malalaki pero mas marami yung maliliit. Yung itong parting to, hindi ko pa naabunohan. Kasi inuunti-unti ko siya, dinadamunumuhan ko bago abunohan.
Ito yung mga parteng naabunuhan na. So, kung gusto nyong magtanim ng ganito, maganda ang presyo ng okra itong November, December, January. Lahat halos ng ating mga gulay ay mataas ang presyo kapag November, December, January. Kaya tinatiming ko ito na pipitas ng November, December kasi medyo maganda ang presyo niyan. So kung wala kayong masyadong malaking puhunan at wala kayong mga kasama, ito yung magandang itanim. Ang ini-spray lang po dito para hindi kayo masyadong makuan sa pagdadamo ay una dito yung one side, tapos dito sa may pathway kasi kapag papatubigan yan dapat malinis. Kaya ang i-spray natin dyan dito sa may kanal yung kwan, Roundup. Ito yung kwan, i-sprayan natin ng weekly ng ana para mabilis yung kanyang paglaki at sipsipin niya yung mga abonong nilagay natin. Dito sa banda rito, pinipilit ko na maalis lahat yung kwan para matamnan lahat to. Kaya lang yung mga inalis, tinatabon ko muna sa mga kwan para mamatay yung mga buhay pa ng mga damo dyan. Parang nagsisilbing mulch yan para mamatay yung kwan. Nagtanim din ako ng kamatis, kaya lang hindi masyadong lumaki dahil ulan nga ng ulan. Dalawang beses ko na to diniligan ng kwan, ng Yara Mila Winner at saka nung calcium nitrate, pero parang hindi pa rin nagbabago. May mga iba na mamatay dahil na rin sa patuloy na pagulan. Makulimlim pa rin yan at umaambon sa kasalukuyan. Kaya medyo mahirap magpalaki ng kamatis ito. Hindi ko alam kung mamamatay o parang nalalantay. Minsan ko na itong inisprehan ng C10. Konti lang naman yung namatay. Kaya lang itong patuloy na pagulan ngayon medyo nakakaistorbo. Hindi talaga makaarangkada itong ating kamatis dahil nabababad siya sa ulan. Magtatatlong linggo na rin itong kamatis . Kaya lang talagang nababad siya sa tubig. Wala naman tubig-tubig pero palaging basa yung lupa kaya ayaw niya. Well, by the way, sana karoon kayo ng kaalaman at may naibahagi akong mga kaalaman na magpapagaling sa inyo sa inyong pagtatanim ng okra, kamatis or ano pa man. Subaybayan niyo po yung ating mga video dahil siguradong gagaling kayo sa inyong pag-aalaga ng mga halaman. Inulit ko, itong buwan ng October, November, December ay buwan ng pagtatanim para po makapagbenta kayo noong December, January, February. Yung mga buwan na yan, maganda pa rin po ang presyo. At maganda yung panahon na yan para magtanim, mag-alaga ng mga okra. Tinitiyak ko siguro konti yung kwan nagtanim ng okra ngayon dahil medyo mahirap magpatubo . Kaya nung nakita ko na mahirap magpatubo, opportunity ito para magtanim ng okra para makabawi or siyempre yung mga iba hindi sila makapagpatubo, hindi sila makapagtanim dahil ito nga ulan-ulan, hindi gusto ng okra yung nabababad sa tubig. Nilagay ko dito kasi medyo mataas ng konti yung plot kaya ayun, pero kahit ganun pa naman konti pa rin yung tumubo. So ang gagawin niya dito palimbawa pag tumubo na, isprayan niya kagad siya ng anaa at calcium nitrate para medyo tumigas. Yun ang ginawa ko dito para tignan nyo, yellow siya. Pero pag umepekto na yun, nilagay kong fertilizer gaya yung pinakita ko sa inyo, yung Viking Ship Urea, bigla itong lalaki dahil malakas ang epekto nun. So sa mga gustong magtanong, huwag po kayong mahiya, sumasagot po tayo ng mga tanong. Welcome pala sa mga bagong member ng channel na ito. Yung mga nag-join, sisiguruhin ko sa inyo na matututo kayo.
Ibibigay ko sa inyo yung mga kalaman na gusto nyo at talagang hinahanap nyo na makakatulong sa inyong pagsasaka. So maraming salamat ulit sa inyong panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para madagdagan pang inyong kalaman, ma-notify po kayo. I-like na rin po ninyo itong ating video at i-share sa inyong mga kaibigan na alam nyong matutulungan sa panonood ng video natin. God bless po!